Parley, what are your predictions for this specific game? I really like this Hellcurt pick. Last pick para sa Brent because it can really chase down that Kimi in the backline. Plus, the Harith, 100%, you can't count that out. So, I think this is going to be a 2-0 para sa Brent. Brent Esports 2-0 para kay Swarly. Ikaw naman, Nomad. Signal 1-1. Signal 1-1, Nomad wants this game. This series to go to game number 3. That's break the tie. Matik, ako naman laging, laging breaker. Pero tingin ko dito, I'll go for Brent. Since ang dami nilang pang push sa backlines at Kimi, kailangan nilang makontrol. Pero momentum phase, I'll go for Brent. Alright, Brent, para sa ating panel, and isa lang para sa Signal Ultra, but we're gonna pass it on to Butters and Kaisaya to bring us one of the best, most epic games, sabi dito ni Kuya Pate. So, we're gonna give it to Butters and Kaisaya. Ayun, maraming salamat, Wolf, at kami nagbabalik. Ako si Kaisaya, kasama ko si Butters. Eto na nga, nasa round 2 na tayo. And nakita ko, pinili yung kalita. So, sabi ko, kailangan ko na ng Esa Salvabida, hindi ako marunulumanguy eh. Oo, kailangan. Gusto mo sa'yo na rin to. Pero yun na nga, guys. Si mga nanonood din sa live stream, sabihin nyo na sino ba talaga yung bet nyo kasi napakahirap. Pero nakita na natin tong laban na to. Tulad ng paglipad natin dito sa screen kung saan lalapag na tayo sa Land of Dawn. For the meantime, after na split screen, syempre, rundown muna tayo. Let us go for the team rundown. Signal Ultra dito, Tets on the Akai, Yako as the Leo, D on the Mino, Xenia as the Kadita, and Few on the Kimi. Para naman sa side ng Brent Esports dito, we have Haze. Para sa Kufra, Rebo, para sa Harry. Dito naman kay Payne, gamit-gamit ang Chu. Pero teka lang, Xenia dito. Nako, inaagahan ata ng labanan dito. Pero yun, dahil sa heal, medyo nag-survive pa siya. Pero yan, tuloy natin dito, Yuji on the Esmeralda at Coco on the Hellcurt. Ayun. So right now, Signal Ultra, fina-focus nila dito si Coco. And this is a good thing to do. Kasi unang-una, si Coco kanina, nakuha niya lahat ng gusto niya. And nakita nila kung paano talaga nila siya shutdown yung buong lineup ng Signal Ultra. Oo. Lalo na kasi kailangan talaga nila i-shutdown agad-agad yan si Coco na gamit yung Hellcurt. Kasi tulad ng sinabi ng mga panelists natin kanina, siya yung pwedeng pumasok sa backline eh. Siya yung pwedeng mag-flank sa mga side kung saan pwede niyang targetin itong Kimi na nagre-range lang, di ba? Kumukuha ng range attacks dito. Pero tingnan natin kung mangyayari nga yan. Dahil si Coco, ang init din naman kanina. Savage ba naman? And sumabay yung pagpatak ng ulan. Sa fact na itong dalawang team na to, there is a chance na hindi sila makapasok ng Grand Finals. And for two seasons straight, sila yung lagi nag-meet. Sila. Pero titignan natin no, kung sino ba talagang babalik sa taas dito. For the meantime, happy-happy lang muna sa pag-clear ng mga waves dito sa kanya-kanya nilang lanes ang bawat players natin. Dahil hintay muna dito as we wait for the first turn of the game at 13 seconds. Signal Ultra dito. They're just pushing around, yun na yung talagang gusto nilang gawin. Mabilis naman sila mag-clear ng jungle dito just because Pew has the Kimi. Tama ka dyan. Pero ito na nga, ang Signal Ultra dito nakapwesto na sa ating pagong na mataan ni Kufra. But onto the bottom lane part of the map, si Leomord, tamang backaway na lang muna dahil nakita niya, ang dami rin membro ng Brent Esports dun eh. Pero ito, Signal Ultra at the same time, okay naman sa kanila, naka-secure sila ng turtle, pero papalitan ito ng Tore. Anong masasabi mo dun? Sulit ba yun? At this point on, yes. Kasi yung Signal Ultra dito, yung early game potential nila, yes, meron, pero hindi ganun kaganda. Brent Esports dito, as long as they can take the farm, mabibigyan nila ng space at mabibigyan ng space si Coco. Grabe yung pressure nila dun kay Coco sa taas on the Hellcurt. Gusto talaga nilang ano eh, huwag ipa-online itong Hellcurt na to. Ano mo, una na nilang tinanggal yung mukhang gusto nilang kuhain yung Tore agad dun sa bandang taas ng mapa para hindi na masyado makapag-push at makagala itong si Hellcurt. Tingnan mo yung position ni Yuji dito sa may mapa. Uh-huh. Sobrang confident niya. And if you're a mage, you don't really put yourself on pero that spot. Pero teka lang, ito na nga, meron tayong fight na nangyayari. Di, tramang cover lang. Pero si Haze dito mukhang lalapagan ng first blood nitong pew-pew-pew natin. Pero ito, engage lang daw, sabi ng Team Signal Ultra as they try to secure more kills. Pero ito, ayun, mukhang si Payne, siya na ang binuli dito. Makakakuha na naman si Pew. Dalawang kills na yun. Going on to the side of Signal Ultra. Pero dalawa ang nasan dito. So, apat na kills. Unang laro. First few minutes of the game time, guys. Apat agad. And looking at that fight, that wasn't really a fight na gusto kunin ng Brent Esports. Just because sobrang praksado. Pain had to use the Way of the Dragon para mapasok niya yung Kalita doon sa may pinakalikod.
The problem was, wala namang follow-up eh. Walang nag-follow-up. Yun lang, kasi medyo hiwa-hiwalay pa sila sa mapa. Kumbaga, ang layo pa nga ni Esmeralda kanina. Kung saan hindi agad siya naka-back up dun sa kinakailangan na clash na nandun siya. Makakatulong sa rin mga shields eh, para makasustain pa ng damage. And of course, additional damage na magagaling sa kanya. But apparently, nahulihan sila ng Signal Ultra on that wrong spot na hindi gugustuhin ng Brent. Turtle will be up in just a bit. So, nag-announce na si Manang. Sabi niya, Turtle will be up soon. Pero teka lang dito, si Yako. Mukhang gugustuhin na patayin dito ni Ribo. At ito naman, si Pew Pew Pew. Makaka-Pew Pew Pew pa sa malayo. Oo, dahil nga naman, ang ganda ng cover na ginawa ni D dito. And yun yung hinahanap ng brand dito. Just go for the pick-offs. You have the show. Hindi mo kailangan mag-assert ng sobrang effort. Just go for the easy kills. Kick Yako, kick Pew, kick Desanya. Yun na yung kailangan niyo gawin. Sa ngayon dito, hindi pa natin nakikita yung Hellcurt na kayang humuli sa backline ng isang Kimi. Kasi well-protected. Ang ganda rin ng pwestuhan dito ni Tet tsaka ni D. In such a way, hindi ka basta-basta makakapasok. Pero teka lang, tuloy natin dito ang bakbakan. Tet, actually going in. O, eto na. Dako, si Yuji papasok. Nako, dalawa ata ang natamaan doon. Pero si Payne, tamang sipa lang. Siya pa ata ang mapapanish. And ayun, yun yung gusto ata na laban ng Signal Ultra kung saan dehado ang Brel Esports. At another turtle para sa kanila. And well, Bren can't really contest this. Hindi na. Masyado mabilis yan. Kumbaga yung Kimi dito actually got his first item up. Berserker's Fury, crit chance, Bloodlust Axe is on Yako. Tama ka dyan. At ito na nga, no? Tamang nakita na to eh. Mukhang gusto ng isang pang tore. Objective ang Signal Ultra dito. Pero sa bandang taas ng mapa natin, ako siya. Yako, mukhang hindi na ata makakatakas kay Esmeralda as he will get slain. Ayun, secure 2 kills so far. Pero sa bandang gitna ng mapa natin, ayun, bagsak na rin. Palitan lang ng objective dito, you know? Kung mapapansin mo, pareho silang palag-palag sa clash. Pero in terms of actually utilizing all of their skill set, so far sa clash na nanalo itong Signal Ultra. Pero teka lang, sa gitna ng mapa natin yung CD. Nag-Minoan Fury para lang ipalayuin dito ang Brady. That was a good use of the Minoan Fury, just realizing na hindi niya makukuha yung siege creep na yun. Sabi niya, gamitin ko na lang. If ever man may malapit doon, they can actually go for the backup. Kung wala, at least hindi na push. Tama ka dyan. Pero bilangan ng Tore tayo dito, nako no. Mukhang looking good to so far. Parang patas din eh. Kumbaga, taga lang, ilang bilangin nga natin. So, 6 na Tore para sa side ng Brel Esports. Dito naman 5 para sa Signal. Kung mapapansin mo, although kulang dito sa kills ng Brel Esports, talagang iwas mo na sila sa clash kasi nga naunahan na sila sa farm eh. Kaya objectives muna sila. Push na lang ng push, just like what this Hellcurt has been doing. Doon lang sa siguro makaka-online pa. Brel Esports. Right now, they're just securing everything na pwede nila makuha sa kanilang jungle. While Signal Ultra, they are actually aiming to take the jungle of Brent Esports. Yun na lang naman yung minamatahan na lang talaga nila dito. Yun lang. At ito na nga, mukhang hihintay na naman tayo na isa pang fight dito. Mag-e-engage ba o pepersahin dito ng ating Minotaur with that 4-man Minoan Fury? Tuloy-tuloy pa. Tamang free hit lang si Coco. Uy, sa backline! Tina-target si Pew pero hindi makapasok dahil nga naman. There's so much protection coming up from the tank and support triple kill pa para dyan sa kadita ni Desanya. This goes down the line mga kaibigan. Dun sa pinaka last fight, they're just waiting for the minions to actually creep up dun sa may tower, then they will take that down. And that is one step to victory for the side of Signal Ultra, seeing that they have total control of the map. Fast game ata ito ng Signal Ultra ngayon. Alam mo, sa simula pa lang ngayon, ganda na nang ginawa na nila na i-pressure na agad yung lane nitong si Coco on that Hellcurt. Plus at the same time, we saw that, oy, pero teka lang si Haze dito, nako, nagkamali ng face check dahil andun pala yung mga tangke na napakasakit din naman dumamage para sa side ng Signal Ultra. Flick around para kay Pain pero hindi nahahabulin ng Signal Ultra. Tamang ano lang, pinipili pa rin nila yung mga engage nila dito. Yeah, and yun talaga eh, kumbaga, dito na nanalo yung Signal Ultra. Uy, just because of the engage. And Yako on the bottom lane, hindi na din lang itutuloy. Grabe, hindi na, pili-pili lang na mga, kumbaga, baga sa buhay, parang pipiliin mo rin mga, ano eh, mga pupuntahan mo kung saang direction mo gugustuhin. Pero ito nga, Lord has been slain at this 8-minute game time natin.
well contested nila at napakadali lang din kuhain yun dahil meron silang source of DPS. At yun, in the form of the Kimi, kaya ang daling mag-secure ng mga objective story, yung mga Lord and Turtles natin, and at the same time dito, kanina again, nakita natin si Coco 39 niyang pumasok sa backline, but yung burst damage ni Kadita, ang sakit din, hindi na lang natin papansinin dito masyado kasi given na yan, si Tets tsaka si D on the Akai as well as the Minotaur, talagang poprotektahan nila yung carry nila. But unfortunately, may added burst air AOE damage itong si Kadita. Pero teka lang, pumasok sa bandang likod dito si Yuji. Siya pa ba ang may ipit dito? Nako, si Coco, hinabol si Pure pag 1v1. Ayun, hindi na nagtagal. At eto na nga, tignan natin dito, Minowan Fury nag-connect dito sa tatlo. Coco, mamamatay. Rebo, hindi na rin ba last line of defense. Can he do something? Mania! And this might be it, actually. Yaku will go down to the tower shots. Rebo will get the credit. And right now, we are heading into a game number 3. Grabe! At ito na nga, nasa kanila ang creepwave. Kaya na rin nalang tankihin ito. Hindi pa ganun karami yung damage. But this is